Amen. God bless you, my beloved co-preacher, beloved brother Paul. Amen. Praise the Lord. Tayo po may namahal, magkasang tumalangin. Hallelujah. Dagkila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, lubos aming pasasalamat sa iyo sa pangunguna po ng panalangin ng aming kagalang-galang na mahal pastor, Evangelist Waldez, Father Almeda, mahal Panginoon. Salamat po sa ipagkilos sa aming kalagitnaan, napakatamis ng iyong banal na presensya, mahal Panginoon. Hallelujah sa aming pagkinig ng masalita. Sa ganakin, wala po akong magagawa. We are nothing before thee, Father, dearest. Hallelujah. Sa pangunalangin aming kinagalang-galang, mahal pastor, sa mga ako nagkugulang sa iyo. Aba, Jesus, sa amin, patawarin mo kami, mahal na Panginoon, at pagpalain po ang aming pakikinig ng masalit. Alisin mo lahat mga alinlangan. Hallelujah. And by the power of darkness, demons of unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po sumigaw ng hallelujah. Praise the Lord! Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you for my mahal. Amen. Hallelujah. At ating pumuklatin, mga minamahal, ang ating banal na kasulatan. Praise the Lord. Bago po yan, mga minamahal, praise the Lord, tayo po ay sama-sama muli nagbibigay ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba. Tayo sa iyo lamang, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, beloved so much, Lord Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, Creator of the Universe. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, and we give the whole honor to our beloved pastor, Evangelist Waldez, Brother Almeda, the anti-prophet of a loving God. We love you so much po. Amin na mahal, ginagalmal pastor, and also beloved and almost and pastor, Lina, si Almeda, beloved mama, they will always treasure her blessed teachings, her blessed life and memory. Amen. Praise the Lord. Hallowed to all the beloved children of our beloved and parents, Lord. A blessed afternoon po. And we love you so much po. Hallelujah, hallelujah. At sa lahat ng ating minamahal kapatiran sa buong Pilipinas, sa buong mundo, at dito po sa ating mga minamahal mahal mga kapatiran sa Amoranto Sports Complex. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Amen! Buksan po natin mga minamahal sa Isaiah chapter 1 verses 19 up to 20. Mga minamahal, kindly po. The book of the prophet Isaiah chapter 1 verses 19 and 20. If ye be willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured with the sword. For the mouth of the Lord hath spoken it. Isaiah kapitulo 1, versikulo 19 at 20. Kung kayo magkusa at maging masunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo magsitanggi at maghimagsit, kayo lilipuli ng tabak, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ang ating paglilingkod na ito ay it's all about willingness. Kusang loob, mga minamahal, na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hindi sa pilitan. Amen. Bagkus bukal sa ating kalooban ang ating paglilingkod na ito, mga minamahal, sapagkat tayo po ay nilikha ng ating mahal na Panginoon na mayroon po tayong freedom to choose. Yung nais natin gawin, mga minamahal, walang pwedeng pumigil sa ating means mismo ang ating mahal na Panginoon ay hindi niya po tayong pwedeng pilitin sapagkat yan nga po ang pagkalikha sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen? Mayroon pong kusang loob created according to His image. Katulad na katulad ng ating mahal na Panginoon ayon sa wangis ng ating mahal na Panginoon. Ating mahal na Panginoon may pagkukusa. Mami namal, walang pumipilit sa ating mahal na Panginoon. Wala, mami namal. Kapag ginawa, pinasya ng ating mahal na Panginoon, gawin ang isang bagay, kusang loob ng ating mahal na Panginoon ginawa ang bagay na yan. Amen? Kaya ayun ang in-impart niya sa tao. Ang tao po ay hindi pwedeng pilitin. Hindi po tayong ginawang robot. We have to be willing, mami namal. At mayroon po tayong sariling pagpapasya. Ano bang willingness, mga minamahal? Yung kusang loob, bukal sa kalooban. Mayroon kang sariling pagpapasya. Hindi ka tinakot. Amen? Hindi ka pinilit. O, bagkos hinayaang pairalin, mga minamahal, yung iyong kusang loob na pagsasagawa ng iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ano bang feeling pinilit? Di ba, mga minamahal? Katulad ng magulang, kapag siya po ay nag-aalaga ng kanyang minamahal mga anak, kusang loob yun. Amen?
Hindi sasabihin, ay, magulang kasi ako, kaya kinakailangan, pagpakainin ko yung mga anak ko eh. Kaya bihisan ko, kailangan ganito. Hindi po, mami na mahal. Ibig sabihin, parang obligasyon lang. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ganun. Amen? Mami na mahal, kasama na po dyan yung kasiyahan. Amen? Sa iyong pagsasagawa ng iyong tungkulin. Mami na mahal, pagsasagawa na yung paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pagsasagawa na yung pag-aalaga sa iyong pamilya. Amen? Mami na mahal, kasi kapag ka pinilit o parang obligasyon lang, ha? Nagdadabog ka pa niyan. Amen? Ha? Masusumpungan pa sa iyo na nayayamot ka na, nagsasawa ka na. Amen? Yun ang feeling ng pinilit lang, napilitan lang, mami na mahal. Kaya maging sa prutas, mami na mahal, ano ba yung mga prutas na ating pinahihinog? Kapag ito'y pinilit, anong lasa? Amen? Mami na mahal, magandang pagtignan. Binili mo, dami-dami mo pa naman binili. Pagkakinain mo na, ay, kinalburo lang pala. Maasim. Amen? O kaya mapakla. Hindi ka magiging masaya, hindi ka satisfied sa iyong binili. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Maganda lang sa tignan, pero sa loob pala, kasi pinilit lang. Amen? Ganon din sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi ka masaya. Pinilit mo lang ang iyong sarili. Amin na mahal, hinog sa pilit. Pero yung hinog sa puno, amen? Ibig sabihin, amin na mahal, dumaan sa proseso. May time. Amen? Hindi para mabinta. Hinahabol kasi yung bintahan, mami na mahal, para mabili ka agad, kinulayan na lang iba, yung iba ay kinalburo. Mami na mahal, hindi satisfied yung namili. Amen. Praise the Lord. Hinog sa pilit. Ganon din sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi dumaan sa proseso. Amen. Mami na mahal, kaya time, very important ang time. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinag-aaralan mo ang iyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amin na mahal. If you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. May pinangako ang ating mahal na Panginoon sa mga Israelita, amin na mahal, Canaan. Sila po ay naglalakbay from Egypt, papunta sa Canaan, amin na mahal. At ang pangako ng ating mahal na Panginoon, hindi na kayo magtatrabaho doon. Doon ay nakaredy na ang iyong mga tahanan. Doon ay nakaredy na ang mga pananim. Pipidasin mo na lamang ang mga prutas na hindi mo pinaghirapan. Bagos, ito po ay kakainin mo na lamang, mami na mahal. Mayroong condition, if you be willing and obedient. Amen? Praise the Lord. Kinakailangan masunurin at kusang loob. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Habang naglalakbay ang mga Israelita, nakikita ng ating mahal na Panginoon kung sino lang po yung kusang loob at kung sino lang po yung napipilitan. Amen? Mami na mahal, at ito po ay lumalabas sa kanilang attitude araw-araw. Mami na mahal, praise the Lord. Exodus chapter 5, verse 5, 35, verse 5. Ating papumagdagdagan, mami na mahal. Praise the Lord. From the book of Exodus, chapter 35, verse 5. Take ye from among you an offering unto the Lord. Whosoever is of a willing heart, let him bring it an offering of the Lord, gold and silver and brass. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa Tagalog. Exodus, kapitulo 35, versikulo 5. Magsikuha kayo sa inyo ng isang handog na taan sa Panginoon. Sino man may kusang loob ay magdala ng handog sa Panginoon, ginto at pilak at tanso. Amen. Amen. Nung gumagawa na ng templo para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinahanap ng ating mahal na Panginoon yung mga kusang loob na magbigay. Amen. Amin na mahal, ayaw ng ating mahal na Panginoon yung mga napipilitan ng no. Kailangan yung offering na magagaling sa kusang loob. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tatanggapin ang ating mahal na Panginoon kapag hindi kusang loob. Amen? Mami na mahal, napilitan lang.
masakit sa damdamin, o kaya kinakailangan, gaya-gaya lang, ay nagbigay si ganito, kailangan magbigay din ako, no? Maminamahal. Nauunawaan mo, bakit ka nagbibigay? Sapat mahal mo ang ating dakilang Diyos, nauunawaan mo, bakit ka nagpupuri? Bakit ka nag-aayuno? Bakit ka humahayo? Amen! Bakit ka nagbigay ng iyong sacrificial last money? Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Sapagkat mahal mo ang ating dakilang Diyos. Alam mo, ang ating mahal na Panginoon, nagsakripisyo sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay ang buhay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ginagawa mo, dahil iniibig mo ang ating mahal na Panginoon. Ano man ang ating ginagawa, may namahal, namumuhay ka na may kabanalan, hindi dahil sa napipilitan ka lang, gumagaya ka lang, kahit mainit, amen, kahit malamig ang panahon, ano man ang kalalagayan, namumuhay ka sapagkat mahal mo ang ating mahal na Panginoon. Nauunawaan mo na ito ay kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Amen? Nagbibigay ka na may katapatan? Amin naman, kahit walang-wala ka, walang pumipilit sa iyo. Amen? Amin naman, kaya dito sa Jesus Medical Crusade International Ministry, nagtataka, bakit parang, amin naman, lahat in uniform. Kumikilos na may kabanalan, nagsarangan pang mapangusap, halos pareho kahit saan ka makarating, mami na mahal, yan ba'y pinilit? Mami na mahal, hindi po. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Naramdaman natin, amen? Na doon tayo pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Doon nagbubunga ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ng mabuting bagay. Umaani tayo ng mabuting bagay sa ating ginagawang paglilingkod na ito sa ating mahal na Panginoon. Nagbibigay ka na may katapat kahit walang-wala ka na. Alam mo, nalulugod diyan ang ating dakilang Diyos. Nag-aayuno ka, umaayo ka, nagpupuri ka, nagsasagawa ka ng kahit anong tungkulin sa banal na iglesia. Nagugutungan man ka, nauuhaw ka, napupuyat ka, napapagod ka. Walang reklamo. Amen? Masaya kang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Binabata mo ang mga pag-usig, mga pagsubok. Ika'y lumuluha. Amen? Amin na mahal, kahit ika'y lumuluha, nariyan ang iyong kagalakan sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ramdam mo, nakatingin, nakatunghay ang ating mahal na Panginoon. I will never leave you. I will never forsake you. Oh, hallelujah! Amin na mahal, willingly, kusang loob. Ibig sabihin, kasama na dyan yung ika'y masaya. Amen? Amin na mahal, at kapag hindi mo naman nasunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, naramdaman mo, malungkot ka. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ikaw din mismo, sapagkat bawat isa sa atin, may espiritu ng ating dakilang Diyos. Amen? Grieve not the Spirit of God. Nararamdaman mo sa iyong sarili, kapag hindi nakalugod-lugod ang ginagawa sa ating mahal na Panginoon, wala na yung willingness. Hindi ka na masaya. Napipilitan ka na lang, parang okay naman ako sa iba eh. Kahit sabihin pa sa iyo, uy, okay na ako, ang init-init mo naman. Pero deep inside, alam mo, nagigrip na sa iyo ang Holy Spirit. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amin na mahal, hindi tayo nagpapalugod sa tao. Amen? Sa ating mahal na Panginoon na nakakakita sa atin 24/7. Amen? Nagsisiyasat sa ating mga puso. Our intentions, mamimahal, anuman ang ating adikain sa ating buhay, sinisiyasat yan ng ating mahal na Panginoon. Oh, hallelujah. Kaya nga po, mamimahal, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, naalala ko, how many years ago, mga 2003 or something, mamimahal, isang regular service, nagdaan ang ating kagalang-galang mga pastor, nagtatanong, asaan ang minamahal mga kapatid? Alam ng ating kagalang-galang mga pastor, we have outstations over the country, nearby provinces, provinces. Kaya talagang nahati yung ating bilang. Hindi ko na-realize, mga minamahal. Ha? Nagtatanong ang ating kagalang-galang mga pastor, hindi dahil sa nawawala ang kapatiran. Oo, nasa mga outstation. Subalit, gusto ng ating minamahal ginagalang magulang sa mahal na Panginoon, makita tayong lahat palagi. Amen! Sapagkat, willing na willing, ibigay ang buhay para sa bawat kapatiran. Amen! Mga minamahal, they long
Gustong makita kayo nga pag-event. Grabe, mga minamahal, ang ating paghahanda. Sapagat narito na po ang ating minamahal, mga kapatid, na makita nyo from all provinces dumarating, mga minamahal. Napakasaya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ganyan ang damdamin ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon, beloved children. Yun ang pinagpaguran with a willing heart, with a willing mind. Kaya nga po sabi dito sa Thessalonians, verses chapter 2, verses 4 up to 13. Then 19 and 20, mga minamahal. Naging example natin, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ating beloved and all parents in the Lord, beloved children, mga minamahal, obligasyon ba? Mga minamahal, nahanapan ang ating mga kapatiran ng isang venue malaki? Mga minamahal, para lahat ng kapatiran na maging komportable sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na maging maayos ang ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos, na hindi masyadong masikip, hindi masyadong mainit, kita niyo po, mga minamahal, ang himala ng ating mahal na Panginoon, palapakan po natin ating dakilang Diyos. Pinaparamdam talaga ng ating mahal na Panginoon, palagi po tayong sinasamahan ng ating mahal na Panginoon. Alalay ang panahon. Palapakan po natin ating buhay na Diyos. Hallelujah! Napakainit talaga ng panahon. Amen! Pero kapag ang ating mahal na Panginoon, nararamdaman, ang naramdaman ng mga anak ng Diyos, ayan, pinapakulimlim ang panahon. Di dapat todo ang mga araw ngayon, mga minamahal. Amen? Mula pa kaninang umaga, pero kumukalimlim. Mamaya, sisikat na naman ang araw. Bakit, mga minamahal? Pinarealize sa lahat, mga minamahal, na kapag walang init, hindi mo ma-appreciate ang makulimlim na panahon. Amen po, mga minamahal? Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pag puro araw, mga minamahal, or puro ulan, amin na mahal, kinakailangan may ulan, may araw, may makulimlim na panahon para ma-appreciate mo lahat. Palapagan po natin ating dakilang Diyos, lahat ng gawa ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Minsan may pagsubok, nasa pagpapala. Lahat, amin na mahal, kinakailangan maranasan ng mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Para lalo tayong makita sa atin yung ating willingness. Kapag ikay willing, masaya naglingkod sa ating mahal na Panginoon, walang pinag-usapang bagyo, walang pinag-usapang gera, walang pinag-usapang makulimlim man, o mainit man, o malamig man ang panahon. Amen? Amin na mahal, minsan sobrang lamig ng panahon, like dun sa kuneta, amin na mahal, natulog na. Napakasarap naman matulog. Kaya, binalik tayo ulit sa mainit. Palapagan po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pag masyadong komportable, mga minamahal, nagpahingalay ng anak ng Diyos. Walang pagsubok, mga minamahal. Puro na lang ang abunda, mga minamahal. Hindi mo na ma-appreciate. Minsan, ma-realize mo, mas mainit pa pala ko nung araw na wala halos makamakain. Walang makapigil sa akin pag sinabing, tatalo ako sa gawain! Nung pinagbahala na, ba? Mga minamahal, ay, next Sunday na lang. Next Wednesday na lang. Terrible, mga minamahal. Kaya minsan, binabalik ng ating mahal na Panginoon yung ating panahon na kinakailangan, nangangailangan na naman tayo. Amen! Palapagan po natin ating buhay na Diyos! Hallelujah! All things work together for good to them that love the Lord. A perfect example, ating minamahal, ginagalang magulang sa mahal na Panginoon. Dumaan sa proseso. Dumaan sa talagang baigpit na mga pagsubok. Amin na mahal. Ating po munang basahin. 1 Thessalonians chapter 2, verses 4 to 13. Then talon po sa 19 and 20. Kindly po. The first book of the Thessalonians chapter 2, from verse 4 up to 13. But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God, which trieth our hearts. For neither at any time used we flattering words, as you know, nor a cloak of covetousness, God is witness. Nor of men sought we glory, neither of you nor yet of others. When we might have been burdensome as the apostles of Christ, but we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because you were dear unto us. For you remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day,
because we would not be chargeable unto any of you. We preach unto you the gospel of God. You are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behaved ourselves among you that believe. As you know how we exhorted and comforted and charged every one of you, as a father doth his children, that you would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory. For this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard of us, you received it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Verse 19, for what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even you in the presence of our Lord Jesus Christ as it coming? Yes, amen. Hallelujah. Dito po sa unang Tesalonika kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 13, talo sa 18-19. Kundi kung paano kami minarapat ng Panginoon ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo. Ayon sa iyo namin sinasalita, hindi gaya ng mga pagbibigay dugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Sapagkat hindi kami nasusumpungang magsisigamit kailman ng mga salitang mapaimbabaw, gaya ng mga nalalaman ninyo, ni nagbalabal man ang kasakiman, saksi ng Diyos, ni nagsihanap man ng mga tao ng kapurihan, ni ang inyo man, ni ang mga iba man, na maaaring magsigamit kami ng kapamahalaan gaya ng mga apostol ni Kristo, kundi kami nagpapakalumanay sa gitna ninyo gaya ng isang nagsisisiwa pagka inaamo-amo ang kanyang sariling mga anak. Dito po mga Minos sa 8, amen, praise the Lord. Gayun din kami, paliban sa may magiliw na pag-ibig sa inyo, na kinilugdan namin kayo, bahagihan, hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, kundi naman ng aming sariling mga kaluluwa, sapagkat kayo naging lalong mahal sa amin, sapagkat inalaala ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at pagdaramdam, aming mga ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos na kami ay gumagawa gabit araw upang huwag kaming maging isang pasanin sa kanino man sa inyo. Kayo nga mga saksi at ang Diyos man kung gaano pagkabanal at pagkamatuwid at pagkawalang kapintasan na inugali namin sa inyo na nagsisampalataya gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak na kayo inaralan at pinalalakas ng loob ninyo at ng papatotoo upang kayo magsinakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian dito po sa 13. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatulibaga ang salita ng Diyos at inyong tinanggap nang hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo, na nagsisampalataya. Dito po sa 19, sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipinagmamapuri, kundi baga kayo rin naman sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagparito. Amen. 20. Sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at aming katuwaan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Nais ang ating kagalagala magulang sa mahal na Panginoon, buong sambayan natin, beloved and world parents and Lord, makita po tayo daon sa harapan ng ating mahal na Panginoon na sama-sama. Amen! Oh, mami na mahal, they were willing to have imparted unto us, not the gospel of God only, but also their very own souls. Buhay, kaluluwa. Amen? Ginagawang araw ang gabi, araw, para lang mapangalagaan ang mga tupa ng ating mahal na Panginoon. Na walang maliligaw, walang mawawala. Amen? Sapagkat kayo ang aming kagalakan. Amen? Ang sabi dito, mga minamahal,
Are you not even in the presence of our Lord Jesus Christ? Na tayo po'y makarating doon sa langit sama-sama. Kaya nga sabi po dito, mami na mahal, 1 Peter chapter 5, verse 2 up to 3. Mami na mahal, kusang loob. Oh, mami na mahal, na pag-aalaga sa mga tupa. Mami na mahal, kaya dapat gayon din tayo, mami na mahal, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi napipilitan, kusang loob. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating basahin, mami na mahal, unang Pedro, 5, 2, from the book of 1 Peter chapter 5, verses 2 and 3. Feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but for a ready mind. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 3, neither being lords of God's heritage, but being examples to the flock. Yes, amen. Hallelujah. God bless you. Dito po sa 1 Pedro, Kapitulo 5, versikulo 2 at 3. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, nagsisigamit kayo ng mga pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalubahan ng Diyos, na hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip, maminamahal. Dito po sa 3, ni hindi din naman na gaya ng kayo ay may kapakapanginoon sa pinangangasiwaan ipinagtatagubilin sa inyo, kundi kayo maging mga uliran ng kakawan. Amen! Praise the Lord! Ano ba sa'yo, mami na mahal? Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo na magsigamit kayo ng pagpupuno. Oh, ibig sabihin, leadership. Amen? Hinahindi sa pilitan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ba pumilit sa atin, mami na mahal? Ano nakita natin sa ating beloved and parents in the Lord? Mami na mahal, hinahayaan po tayo na gawin natin ng kusang loob ang paglilingkod na ito sa ating mahal na Panginoon. Subalit nakita naman po natin ang ating kaayusan. Amen? Ah, mami na mahal, kahit saan ka makarating, mami na mahal, pag sinabing JMC, purihin ang ating mahal na Panginoon. Talagang true church of the living God! Hallelujah! Nandun ang pagsisikap na sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Yan po ay hindi sa pilitan, mami. Walang nagpilit sa atin. Bakit kahit ang init-init, ganito ang ating kaayusan, mami na mahal. Amen? Mami na mahal, maligaya tayo na kusang loob na sinusulod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen! Palapakan po natin ating buhay na Diyos! Hallelujah! Oh, ang sabi nga po dito, hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos. Amen! Alam mo, ang kalugod-lugod na bagay, tinuruan tayo ng ating kagalang-galang magulang sa ating mahal na Panginoon. With perfect understanding in the Word of God. Amen? Yes, hallelujah. Amin na mahal, hindi lang basta sunod na sunod. Mayroon dyan nagpapasunod na nagpapasunod. Yung sumusunod naman, hindi maintindihan. Bandang huli, mamila kapag sila-sila na nag-usap, nagre-reklamo na. Amen? Subalit, ano ang maririnig mong pangungusap dito? Kahit tayo po'y nag-iwalay na, mami na mahal, mayroon ako naalala. Ha? From Mindanao pa po sila, mami na mahal, kapatiran, nakarating sa ating big event sa Luneta. Amil, grabe, pamilya po sila. Ha? Grabe ang gastos nila, grabe ang hirap nila. Tumawid sa dagat na yan, mami na mahal. Dumating ng Luneta. Oh, mami na mahal, pagkatapos ng event, nung umuwi sila, sa kanilang paglalakbay ang pinag-uusapan ang ating napakatamis sa presensya ng mahal na Panginoon doon na natanggap sa Quirino Grandstand, Luneta Park, sa big event natin, sa krusada natin, mami na mahal. Hanggang doon sa bahay, pinag-uusapan ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Iba, mami na mahal, ang pagtuturo ng mga totoong lingkod ng ating mahal na Panginoon. Nakatimo sa ating mga puso. Amen! Maligaya tayo, may bungang mabuti. Amen! Kabutihan ang ating natatanggap. Lumuluha habang nagkukwento, umiiyak. Habang nagpapatotoo, nakita ko, narinig ko ang mga patotoo. Doon sa Luneta, ang daming makapatiran, ang sarap dami ng presensya ng ating mahal na Panginoon.
Walang katulad. Para nakakita ng isang mina. Amin ang mahal ng ginto na wala ng katapusan ng hukay. Amen? Sabat puro ding ginto at mga diamante ang lumalabas. Ganun, mami na mahal, ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Bakit tayo nagkukusang loob, mami na mahal? Naturuan tayo ng sakdal na pagtuturo. Purihin ang ating mahal na Panginoon, hindi napipilitan, kundi kayo maging uliran na kawan ng kawan. Naging perfect example ang ating kinagala magulang sa mahal na Panginoon. And the beloved family, amen! Para lalo tayo magsumikap sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mami na mahal, ano bang sabi, mami na mahal, ni hindi naman gaya ng kayo may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtatagubilin sa inyo, kundi kayo maging ulirang halimbawa ng kawan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Never, mami na mahal, na pumunta ang ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon sa mga bahay-bahay. Amen? Ha? Para magparamdam. No. Mami na mahal. Ha? Andoon sa tuhod ng pananalangin, tinuturuan ang ating minamahal mga kapatiran, lahat ng dapat sundin sa mga kautusan ng ating mahal na Panginoon. Buong banal na kasulatan, mami na mahal, itinuro sa atin ang ating kagalang-galang na magulang sa mahal na Panginoon by example. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Nakita po natin ang sakdal na halimbawa. Amen. Mami na mahal, kaya kahit saan tayo makarating, hahanap-hanapin? Ha? Mami na mahal, kung anong tinuro ng ating kagalang-galang magulang sa ating mahal na Panginoon, yun ang nakatimo sa atin. Doon tayo maligaya. Doon bumababa ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Sinasamahan ang anointing. Amen! Oh, mami na mahal, kaya kapag napadpad tayo sa ibang gawain, o kahit napalitan ang pangalan, mayroong ganun eh. Amen? Oh, pinalitan lang ang pangalan. Ginawang Jesus Medical Crusade. Mami na mahal, samantalang hindi naman. Kasi nag-click na, kumbaga, naging masyado ng popular ang JMC. Kaya ginagaya, pinalitan ang pangalan, pagpasok ng kapatiran. Hindi ito, wala akong maramdaman dito. Ano ba ito? Hindi ganito ang turo ng minamahal ginagalang magulang sa mahal na Panginoon. Nagpapatuon, oh, pero hindi karapat-dapat. Ha? Sa itsura pa lamang, wala na. Aalis na at mag-grip na ang Holy Spirit. Amin na mahal. Dito lahat tinuturo. Amin na mahal. Perfect talaga, amin na mahal. Amen. Kaya kahit saan ka mapadpad, alam mo kapag JMC. Alam mo kapag True Church of the Living God. Kapag hindi, alam mo rin, maramdaman mo rin, ah, hindi. Kalagitnaan pa lang, kailangan ka makaalis na ako dito. Amen. Amin na mahal, wala akong maramdaman. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Subalit kapag tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon, sa tarangkahan pa lamang, sa pintuan pa lamang, sasalubungin ka na ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Welcome to the family of God! Amen! Hallelujah! Sapagkat willing, kusang loob, amin na mahal, bakit tayo may mga venue ganito kahit napakamamahal? Sapagkat willing, hindi pinag-usapan. Amin na mahal, ang pinag-usapan kung saan mapadadama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang pinag-usapan kung ano ang makabubuti sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amen! Amin na mahal, ang iniisip araw at gabi. What a burden, mami na mahal. Ha? Buong Pilipinas, buong mundo, inaalala ng ating gagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon and the beloved family. Hindi obligasyon yan. Amen. Amin na mahal, years ago, ang dami nagpapayo, magpahinga po muna kayo dito sa USA. Ang ating beloved parents in the Lord, masyado na kayong pagod na pagod. Subalit, mami na mahal, hindi. Talagang pilit pinangalagaan ang mga tupa ng ating mahal na Panginoon. With a willing heart. Masaya. Sapagkat nandoon ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Thy will be done, Lord. Amen. Ang kalooban ng ating mahal, mismo ang ating mahal na Panginoon, Jesus. Amen. Naging perfect example ng ating beloved of all parents in the Lord, mami na mahal. Not my will be done, but thine be done, O Lord. Please, Lord God, my Father, sabi ng ating mahal na Panginoon,
Ha? Dito po sa chapter 22 ng Luke, mismo ang ating mahal na Panginoon Jesus, doon sa Garden of Gethsemane, habang ang ating mahal na Panginoon was agonizing in prayer, na parang ang kanyang mga pawis ay tila baga dugo na lumalabas sa sobrang agony. Alam ng ating mahal na Panginoon kahirapan na kanyang daranasin sa kamay na matampalasan, mami naman. Hallelujah. Luke chapter 22, verse 42. Amin naman. Gospel, according to Saint Luke chapter 22, verse 42. Seeing, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Yes, nevertheless, not my will, but thine be done. Hallelujah, hallelujah. God bless you po, Astagalog. Lucas chapter 22, verse 42. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Oh, hallelujah. Yan po, maminamahal, ang maging last verse natin, maminamahal. Father, if thou be willing, Ama, kung pwede, palipasin mo na. Huwag nang matuloy ang pagpapako ko sa krus ng Kalbaryo. Oh, maminamahal. Kung kalooban mo, kung ito'y kusang kaloob mo, mahal na Panginoon, Ama, bilang tao ang ating mahal na Panginoon, nanalangin siya. Subalit ang sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi ang aking kalooban ang masusunod, kundi ang iyong kalooban. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang sinundan ng ating kagalang-galang na magulang sa mahal na Panginoon. Simula ng tawagin sa banal ministeryo ito, not my will be done, but thine be done, O Lord. Kung ano ang magiging kahinat na namin sa aming pangalaga ng tupa mo, mahal na Panginoon. Ng iglesia mo, mahal na Panginoon, na binili mo ng iyong kabanal-banalang dugo doon sa krus ng Kalbayo. Come what may. Ano man ang mangyari sa aming buhay, tuloy-tuloy namin isagawa ang nais mo, mahal na Panginoon. Marami pagsubok. Years of trials. Subalit nandun ang willingness. Wala ang pinag-usapang pagsubok. Wala ang pinag-usapang pagluha. Amin na mahal, basta nasunod ang kalugod-lugod na bagay sa harapan ng ating mahal. Yun ang ginawa ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon and the beloved family. Asan tayo ngayon? Pinagpala ng ating dakilang Diyos. Inaani po natin lahat ngayon ang mga pinagpagala ng ating ginagalang magulang sa mahal na Panginoon. Gayun din ang ating isukli with a willing heart. Kusang loob din ang ating paglilingkod na ito sa ating mahal na Panginoon. Kung ano man ang mangyari, amen, hallelujah. Ang sabi nga ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon, hindi nyo nadanasin ang aming pagsubok na dinanas. Sobrang hirap, mga minam. Kapag kinikwento sa amin ang ating kagalang-galang na magulang sa mahal na Panginoon, kami po'y lumuluha. Salamat, mahal na Panginoon. May mga nagbigay ng buhay para kami makarating sa ganitong pinagpalang kalagayan bilang mga anak mo. Sigurado ng langit, sigurado ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Bakit natin hindi paglingkod with a willing heart, willing mind, ang ating paglilingkod na ito sa ating mahal na Panginoon? Hindi napipilitan, hindi nababagot. Hallelujah! Kahit na sa pagsubok, tuloy-tuloy. Amen! Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Walang aatras sapagkat aani na po tayo, malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! The blessed hope of the Christians. Hallelujah! Sama-sama na po tayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Habang tayo pumaawit, mami na mahal, at ating inaanyayahan ang mabaguhan, hallelujah. Narito na po kayo sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang buong katotohanan, paglilingkod na may kusang loob na hindi napipilitan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Habang tinatawag ko na po ating beloved Joy, my beloved preacher. Oh, hallelujah. Napakapalad po natin, mami naman. Wala na tayong mahiling pa sa ating mahal na Panginoon. Glory, glory to God. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved preacher, Rob Blanco.
Patuloy po ang aming panawagan, maging ating live webcast viewers, sa ating minamahal na mga baguhan, dyan po sa left at right wing habang tayo umaawit, kayo po ay bumaba upang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi, pagsamba, mananatili at sa'yo ang luwalhati. Sa bawat oras at sandali ay susunod sa'yo lagi ang sanggaw, mananatili sa puso ko maghahalin. Yes, even hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah.
napakabuti ng ating dakilang Diyos. Sa lahat po ng ating live webcast viewers, sa lahat ng mga bisita, mga baguhan na narito. Amen. Bagamat ang panahon po natin ay napakasama, masamang panahon talaga ang nagaganap ngayon. Ngunit, ngayong araw na ito, tinawag kayo dahil ito'y gintong panahon upang kayo'y pagpalain ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mula sa inyong kinalalagyan, bumaba kayo dahil nagkusa kayo. Ito'y kusang loob. Kaya nga hindi nyo mapigilan ang inyong mga luha na tumulo. Dahil napakabit ng Diyos sa ating minamahal na mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kayo po ay pinagpala sapagkat alam namin ang ating dakilang Diyos mismo ang nagdala sa inyo dito sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Saksi po kayo, napakinggan nyo ang mga buhay na patotoo kung paano kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat tapat na mananampalataya. Inyong narinig, iyang mga kamanghamanghang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong na ito pinakasulat sa banal na kasulatan. Kung ibigay mo ang iyong buhay, kusang loob na isuko mo ang iyong sarili at maglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ikaw ay lubos na pagpapalain. Kaya meron pong reglamento, apat na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit, pumunta po rito at nagkatawang tao, mga minamahal ko. Mula sa langit, siya'y nahayag sa laman, bumaba dito sa lupa. Upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ngayon pinatunayan niya sa inyo. Ang pangalawa ay ang pagsisisi sa kasalanan. Tatalikuran natin ang kasalanan. Hindi na natin babalikan ang makasalanang buhay. Pag nakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na totoong nais mo magbago, kusang loob na nais mo maging matuwid at maging banal sa Kanyang banal na harapan, tutulungan Kanya. Hindi Kanya pababayaan. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Hesus. Ang pang-apat ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Siya mismo ang magbabautismo. Yung bautismo sa tubig, isasagawa po natin dito po pagkatapos ng ating banal na gawain. Acts 2:38. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya napakapalad po ninyo sa araw na ito. Patatawarin ang lahat ng iyong kasalanan. Lilinisin kayo ng ating dakilang Diyos sa inyong pagpapatuloy. Hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal ko. Lilinisin ka ng Diyos, magiging banal. At ang Kanyang banal na Espiritu ay sa sayo. Ang gagawin mo nang maglingkod ng buong katapatan hanggang sa Kanyang pagbabalik, ang katugunan ng panalangin, gagaling ang karamdaman mo, magbabago ang buhay mo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Higit sa lahat, yung sigurado tayo sa buhay na wala hanggan. We will be leaving this world. Maiksi na po yung panahon. We're just waiting for the blessed hope, the coming of our Lord Jesus Christ, and we will be with Him forever and ever. Ito ang buhay
na walang hanggan sa mga oras na ito. Itaas niyo po ang iyong dalawang kamay. Kayo po'y pumikit at sumuko. Kusa loob. Sumunod sa panalangin ito. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, narito po ako, buong puso, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako po'y nagsisisi at lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo po ako, dakilang Diyos. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Nangangako po ako na maglilingkod na po mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ay iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. At hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Manatili pong nakataas ang iyong mga kamay, makipag-ugnayan po, at kami naman po ang mananalangin para po sa inyo. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na malapastor, Evangelista Wildy Almeda, ang iyong propeta, your end-time prophet in these last days. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila at isulat ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang po ang kamay. Dalawa na po ang naisagawa. Sumampalataya na kayong lubos sa ating dakilang Diyos. At pangalawa, lubos niyong pinagsisiyanan niyong mga kasalanan. Tatanggapin niyo ang kapatawaran. At huwag po kayong lumisan na maganap ang ikatlong reglamento. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus, yung kusang loob upang kusang pagpapala ang darating sa bawat isa. Magpapatuloy tayo at kayo naman po sa paglilingkod nyo sa ating malapay noon, ang banal na Espiritu, siya ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu sa bawat isang tapat na naglilingkod. Pagpapalang pisikal, pagpapalang material, higit sa lahat, yung langit na ating inaasam, ang buhay na walang hanggan. God bless you po. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ay dadako na po sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Aking ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. Amen. God bless you, my beloved preacher, beloved Joey. Tayo po, mga minamahal, ay manalangin para sa lahat ng ating mga prayer requests. Ano man ang ating mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon, Hallelujah, sumampalataya po tayo sa dakilang Diyos ay walang imposible, mga minamahal. Magsisi po muna ang lahat. Mapagpala po namin Diyos na mapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunang dalangin ng aming kagalang-galang na malapastor, Evangelist Wildes, Rada Almeda, kahit po ilubos na nagpapakumbaba, mahal na pinagsisisi sa lahat ng aming riwang pagkakasal, pagkukulang sa iyo, patawarin mo kami at tulungan mo kami, mahal na Panginoon, masunod po namin lahat mong kautosan upang maging handa sa dakilang araw ng pagbabalik at habang kami nag-aantay. Magami po rin po kami, mahal na Panginoon, sa pagligtas ng maray pang kalwa ng ayong mga nasa buhay, makababay mga tao na sa lusok pa ng kasalanan, mahal na Panginoon. Gawin kaming ilaw at asin sa libutan ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, patuloy, mahal na Panginoon. Hallelujah, may pasasalamat sa inagalup ka ng totoo mong propeta, aming kagalanggal, mahal na Pastor, with beloved mother, with beloved children, mahal na Panginoon. Hallelujah, pinigyan buong buhay sa iyo, mahal na Panginoon. Ngayon, tinatamasa po namin ang totoong pinagpalang buhay. Wala kami mahiling pa sa iyo,
malabay noon. Halang lahat ay pinagkalumos sa migit sa lahat ang katiyakan sa buhay na walang hanggan. Malabay noon. Hallelujah, patuloy na kalakasan, mabang buhay na aming kagalanggal, magulang sa iyo. Aming mga ginagalang malabas, Lord, beloved children, malabay noon. Halalubos mo na aming pinasalamatan, malabay noon. Alang-alas na napakarami pang maligtas sa mga kaluluwa sa mahuling panahong ito, malabay noon. Maabot sila ng mga kapangyarihang salita, malabay noon. Bago ka magbabalik, malabay, thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, malabay noon. Mami na mahal, ilihans po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan ng karamdaman, isip po natin kagalang-galang mga pastor, the entire prophet of a loving God, ang naglihans po sa ating mga loved ones, mami na mahal, at sa lahat ng kapatiran, at i-cast out po natin kung anumang uring karamdaman, problema, bisyo man yan, mami na mahal, mga kainang bumabalik, i-cast out po natin sa makabayang pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, demons of cancer, leukemia, asma, diabetes, hallelujah, at ng uring karamdaman, mga kahinaan, hallelujah, unbelief and doubts, carnality, vanity, glory, pride, lust, covetousness, materialism, unbelief and doubts, carnality, vanity, glory, pride, lust, covetousness, materialism, cast out, in the name of Jesus, be healed, problems are solved right now, fights have begun, in the mighty name of Jesus, hallelujah, be healed, be blessed, answered prayers, we claim it all in Jesus' name, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bilang pasalamat sa ating malapay, mami na mahal, lahat ng ating mga kahilingan, pinagkaloob na ng ating malapay sa malang kaparaanan dahil narito ang totoong propeta ng ating dakilang Diyos na ang panalangin nakaabot sa trono ng ating malapay, mami na mahal. Hallelujah, sisigaw po tayo ng tatlong beses ng hallelujah, praise the Lord, ng buong lakas, mami na mahal, dyan sa grandstand, huwag na po kayong lumukso dyan, mami na mahal. Praise the Lord, dito na lamang po sa baba, lulukso, sa taas, mami na mahal, ay sisigaw na lamang po, at sabay-sabay po tayo, mami na mahal, shout the voice of triumph. Tatlong beses, hallelujah, praise the Lord! Palapagan po natin ating malapay noon! Hallelujah, sabihin niyo po, I love you, dearest Jesus! Thank you, dearest Jesus! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Praise the Lord, glory to God! Purihin ang ating malapay noon. God bless you so much, po minamahal. Praise the Lord, at tayo po natin sa ating announcements to our beloved, to the preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po, Brother Preacher, Brother Ralph Blanco. At mga manamuli po sa ating po mga mahalagang announcement, ang patuloy po na paanyaya po, mga minamahal, sa lahat-lahat ng ating po minamahalang kapatiran, higit sa lahat sa mga ating minamahalang webcast viewers, sa mga baguhan, the newly converted brethren, all our webcast viewers po, all our visitors, mga minamahal, tayo po, mga minamahalang muli, ay patuloy sa ating pong live streaming po. We are being watched through FB page JMSM, Central Livestream at sa pamagitan din po nating YouTube channel, JMCMTV, mga minamahal. Ito pong darating na Miyerkules, muli tayo po ay magkita-kita sa ating pong Banana Pastor House this coming Wednesday po from 1 p.m. up to 6 p.m. po sa ating pong Villornet Pastor House. Ganda rin po sa araw po ng Biyernes sa ating pong Villornet Pastor House sa ating pong Central Livestreaming Friday po from 1 p.m. up to 6 p.m. mga minamahal. And also next Sunday po, diyan din po tayo sa ating pong Pastoral House Sunday. Mula po yan alas 10 ng umaga po ng Linggo hanggang alas 4 e media po ng hapon. Again, mga kaili po, inyo pong patuloy na subaybiyan ang ating pong live streaming upang kayo po'y patuloy po nakahabagan at pagpalain ng ating pong napakadakilan Diyos. At ating pong TV program, it is being telecast every Saturday in the evening on Jesus Mary Crusade, our TV program sa PTV4, which starts at 10:30 p.m. up to 12 midnight, mga minamahal. Ang ating naman pong radio program, yan po sa DZME, sa Radyo Uno, 15:30, mga minamahal. Lunes hanggang Sabado po, ang Jesus Miracle Hour, yan po from 11 p.m. up to 12 midnight, 1 hour, at ito pong radio program sa Radyo Uno. You can also visit our website, mga minamahal, www.jmcm.org. At maaari po kayong tumawag sa mga ating minamahal mga kapatiran, sa mga datiyan, higit sa lahat, sa mga baguhan po, ating minamahal webcast viewers. Kung nais niyo pong kayo po yung mag-request po ng prayer o ng panalangin po o pagpapayo for prayer and counseling, you can dial the following numbers, 8372-9194 and 8375-1148. Or all our beloved brethren who may be calling from abroad, just add the area code of Metro Manila, which is 0-02-8375-1148. At muli mga naman ang ating pong
JM sa iyong bank account sa mga makapagpapadala po, nais po magpadala ng kalaw po mga vows, mga pledges, mga tithes and offerings po through the bank. Yan po sa ating pong JM sa iyong bank account sa Banco de Oro, kahit sa branch po ng BDO Nationwide, mga manaw. Ito po ay sa BDO Febrero branch at ito po ay sa pong savings account and the account name of our bank account is the whole name of our ministry, Jesus Miracle Crusade International Ministry, or yung pong Jesus Miracle Crusade, or the acronym JMCM or JMC, mga minamahal. You can write down na po yung JMCM sa deposit slip kapag kayo po nais nyo po mag-deposit. You can write down na po yung acronym na JMCM with savings account number 000000390268. 577 at sa ating pong patuloy na pagbibigay, ating pong pagkakaloob, mga minamahal, boom, pagkapasalamat, boom, pag-ibig ng sa mahal na Panginoon, ayaw ating tayo po ipatuloy po kaagapay ng pastor ng ating pong mga kalaw, nagpagal na nalangin with our beloved mama dear, at yung beloved son pastor, the beloved family, mga minamahal, upang tayo po makarating sa buong-buong katotohan, tungo po sa langit at buhay na walang ganin. Amen. Glory, glory to God. Pumalakpak po, mga minamahal, pagkapasalamat ang lahat ng pinagpala, aking mahal na kapatid, lahat magsabi, praise the Lord. At ganun rin po ang mga minamahal habang tinatawag po ang tinatawag beloved Brother Willie, Abe, my beloved co-preacher. Tayo na po ito mga minamahal. Ay birthday greetings din po. Binabati ko rin po ang isa sa aming minamahal mga kapatid po. Ay birthday greetings po kay Sister Del Opeña at Jensa sa araw na to. Narito na po beloved Brother Willie, my beloved co-preacher for our closing prayer. Amen. God bless po, beloved co-preacher, Dr. Clarkon. Mga minamahal, tayo po'y manalangin sa atin ang pagtatapos. Dakilang pagpala namin mga Diyos na magpangyarihan sa lahat, aming pinakamahal na Panginoong Kristo na nasa langit, Malapainoon, Hallelujah. Sa panalangin ng aming minamahal, kagalang-galang malapastor, Ibanghilista, Wildistra, Dalmid, and End-Time Prophet, patuloy kami nagpupuri, naglulalhati, nagpapasalamat sa tagumpay na natapos yung gawain na tunay pinagpala mo. Hallelujah, sa Ebanghelyo na kaligtasan, maraming salamat po. Hallelujah, sa iyong banal at matamis na presensya na pinadarama mo sa amin sa tituin na maraming salamat po, Malapainoon, Hallelujah. Sa iyong pag-uwi, Malapainoon, Hallelujah, gabayan mo kami, patnubayan mo kami, ilayo mo kami sa gawa ng kaaway, Malapainoon, makarating kaming ligtas, nataglay ang kalakas na mag-iingat, nagmumula sa iyo, Malapainoon, Hallelujah, patuloy mong ibuhos ang iyong masaganang biyaya at pagpapala sa lahat ng kapatiran, as viewer sa buong Pilipinas at sa buong mundo, sa pangalan ni Jesus, in Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Our loving God bless you all po mga minamahal. Papagalain po lahat tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. We love you all in the Lord po. But our dearest Jesus loves you more and more. Hallelujah. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Oh,
You set your
Amoranto, mga minamahal. Glory to God. And this coming Sunday, sa pastoral house po tayo. Amen sa Barte. Glory to God. We love you po in the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah.